Mga ka-DIY, gawa naman tayo ng 12 volts battery pack. So, maliit lang to, small project lang. Pwede nating backup power sa router o kaya naman sa DC fan. So, ayan. Una, buuin muna natin yung battery holder. So, ito nabibili to. So, online. Ito kasi pang 3 slot eh. Pero nabibili yung buo na na malaki. Pero, wala kasi ako nabili noon. Walang available stock. So, 3 slot lang yung ginamit ko. Tapos, para ka lang nagbubuo ng Lego. Lego. Ayan, o, diba? Tapos, lagay natin yung battery. Soldering na tayo, mga guys. Ay. Mali. 3S nga pala yung gagawin ko. Ay, baligtad yung kitna nating cell, mga ka-DIY. Kasi kapag 3S, so that nakabaligtad ko. Ayan. Kasi pag 3S, so negative side, so negative going to positive, tapos going to negative ng isa, tapos positive ito going to negative ng isa. Para magkaroon tayo ng 12 volts, so 444, so 12 volts. Isi-series natin siya, series. Gagamitin kong connection wires niya is ito, copper wire, thin lang, pero dudoblehin ko para mas mataas na current yung pwede niyang ma-deliver. So, ayan. Mas madali kasi ito eh. Tapos kung halimbawa may nag-short pa na battery, pwede siyang maging fuse. Mag-work siya as fuse, mapuputol siya kasi hindi naman niya kaya mag-handle ng high current. Eh, since small project lang tayo, hindi naman natin kailangan ng high current. So, kaya okay lang na maliit na wires lang. So, ang gagawin ko, single strand, ito double ko siyang ganyan. Yung battery pala, na pre-tin ko na siya, so meron na siyang soldering lead, kaya mas madali na. Ayun o. Re-reheat mo na lang. Or pwede rin naman dagdagan.
Yan. Mga ka-DIY, tapos na natin ang ating 12 volts battery pack. So, meron tayong output, 12 volts, pwede natin to isaksak sa router or sa DC fan. Tapos dito na natin siya i-charge. So, female 12 volt DC jack. So, yung charger na gagamitin natin dapat 12.6 kasi 12.6 yung full charge ng battery natin. Tapos meron tayong BMS para ma-balance yung battery. Tapos ito yung balance lead, pwede natin ma-check yung voltage ng per cell or additional balancing gamit yung cell meter, pwede natin dito ikabit. Based dun sa nakita nyo kanina ng example natin. So, ayan. So, okay na. Meron na tayong 12 volts battery pack. Mga ka-DIY for charging. So, meron ako dito power supply na up to 20 volts, 4 amps. So, kailangan natin is 12.6. So, gumamit ako ng converter. So, sinet ko yan ng 12.6. Ito. Ito yung output niya. Yan. Ito nyo, 12.7 or konti, nilagpasan ko lang ng konti para mas effective mag-charge. Tapos, isasaksak natin din. Yan, saksak natin dyan. Para mag-charge yung battery natin. Papasok dito. Yan. Tapos, ito, namamonitor natin siya. Charging. Tapos, dito yung output. Try natin ito, example, router, lumang router. So, pwede natin niya ikabit as load. Yan. O, diba? So, any 12 volts na device, pwede na natin ikabit dito. Pero ngayon, chinacharge ko pa siya. Ayan. Charging. Pero kung meron kayong 12.6 na charger talaga, hindi nyo na kailangan ito. Kasi ito kasi hindi eksaktong 12.6 eh. Ano siya? 12, 14, 18, 15 volts. Eh, ang kailangan natin eksakto 12.6 para ma-charge natin to fully charge. Kasi ang fully charge ng isang 18650 is 4.2. So, times 3 is 12.6. So, kailangan isa-set natin to ng 12.6. So, ayun lang. Mga ka-DIY, thank you for watching.